Welcome back to my channel. Meron lang akong pinanonood guys dito na ano, malaki na talaga ang epekto nitong ayuda na to ng SWD, yung 5 to 8K na gulo na yung dala. Ito guys, panoorin nyo guys. Captain doon, pinagtataga ng masakit nun, inaanak niya pa sa kasal ang tumaga hanggang sa mamatay. Dahil dyan sa 5K na yan. Oh, ayan. Ano ba yung mga master list na yun? Ano na to eh? Sobrang gulo na ang dala nitong ayuda na to na galing sa DSWD na to na 5 to 8K na to sa ibang lugar. Wala na sila sa social distancing. Oh. Walang mga mas na yung iba. Shout out doon sa mga namumunot yung sa lugar na yun. Masyado na magulo ang mundo, masyadong mainit na ang mga tao ngayon. Dahil dyan sa ayuda na yan na galing sa DSWD. Ano ba talaga? Ano? Kasi kada mapapanood ko, diba parang iba-iba ang instruction eh. Parang iba-iba yung instruction. Mayroon ako napanood na kung tatlong pamilya kayo sa loob ng isang bahay, isang form. Ano ba talaga? DSWD shout out, pakipaliwanag ngayon na nagpapataya na yung mga nagkiklaim yan. Sa Laguna, isang barangay captain na ang pinatay dahil dyan sa claim na yan. Dalawa sa pamilya, tatlo, tatlo.
grabe, grabe na to guys na nangyayari na to eh. Nakakaano na to eh. Nakaka-alarma na. Hindi na to maiiwasan na walang dumanak ng dugo tungkol diyan sa ayuda na yan ng DSWD. Dapat bawat barangay may list kung sino lang yung pwede at hindi pwede na tumanggap ng ayuda na yan na galing sa DSWD para hindi yan pinagkakaguluhan. Masyado na magulo eh. Masyado magulo na yung parang lalong gumulo yung ano eh. Parang lalong gumulo yung sitwasyon dahil din sa claim na yan na 5,000 to 8,000. Isipin nyo yan. Masyadong ano na eh, yung parang nakakalungkot ng isipin. Nang dahil dyan, nawawala na yung mga tao sa social distancing, wala nang mga mask. Ngaungawan na sila, nangaungawan dun. Ano ba talaga? Sino lang ba talaga ang pwedeng tumanggap ng ganyan? Dapat bawat isang barangay, magpaskil kayo sa barangay ninyo. O, pag nag-house to house, ipakita ninyo yon. Kung sino lang ba pwede at hindi pwedeng tumanggap ng ayuda na yon na galing sa DSWD para hindi nagkakaganyan yung mga tao. Sa totoo lang, hindi na maiiwasan na walang mamatay dyan. Meron na nga. Tulad ng barangay captain sa Laguna na pinagtataga. Napanood ko yung ano, pinapanood ko yung video. So, kinikilabutan ako. Dahil sa ganun na sitwasyon. Hindi daw yata yun nagbigyan din ng form o ano. Nagtataga yung barangay captain. Huwag na natin antayin. Shout out, DSWD. Huwag na natin antayin na kung ano pang kahantungan. Gulo ng mga residenteng ito tungkol dun sa ayuda na yan na magmumula sa inyo. Huwag natin hayaan na parang nalilimutan na nila eh, naka-enhanced quarantine. Ando sila sa kalye, hindi ko na nga lang tinapos na pinakita sa inyo. Ah, sa kalye sila, dami-dami. Kakagulo sila sa loob ng barangay hall. Gawin natin guys, pag-pray natin na sana matapos na yung paglaganap ng sakit na ito para matapos na yung lockdown natin. Sumunod tayo sa pinapatupad, stay at home. Kung lalabas man yung, kung meron man lalabas sa atin, sa pamilya natin, yung na may yung quarantine pass holder, kailangan susunod tayo doon sa social distancing. Kung nasa labas tayo, kintodo nakamas. Hindi yan matatapos ang pag-i-spread ng coronavirus mo. Hindi tayo sumunod. At ito pa ha, sa pananaw ko lang, sa akin lang na opinion ha, nanganganib, parang nanganganib pa na matapos yung lockdown na yan sa April 30. Kasi 5K na eh. 5K na tayo eh. O diba? Sama-sama tayo na ano, na sumunod para mga back to normal na tayo. Gusto ko na rin makapag back to normal kasi ang hirap ng walang kita. Diba guys? Okay guys, thank you for watching. Stay at home lang tayong lahat. Tiis-tiis lang. Kung mayroon mamimili sa atin, pang 3 days, bilihin na natin. Konting tipid. Tipid-tipid muna tayo. Para makasurvive tayo. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.